I-share ko na lang sa inyo itong malupit na story para mabili nyo lang. So, ready na ba kayo makinig? Yes! Are you guys ready? Yes! Yes. Okay na. So, ito muna. Lend me your ears muna, ha? So, ibali lang po. So, may short story. Yes, ma'am. So, pagpasensya nyo, medyo ngungo ako. Pag di nyo naintindihan, paulit nyo lang sa akin, ha? Sige. Ito kasi yun. Meron niya ako i-share na short story sa inyo. So, ang setting niya, uyam ako. Setting niya uyam ay. Kaya talaga. May isang lalaki. Imagine niyo. May isang lalaki sa isang side room. Tapos, may isang boy. Nakita niya yung man na yun with a large bird cage sa tabi nun. Nagulat siya kasi yung laman ng bird cage. Ito, a boy noticed that the cage was full of birds of many kinds. So imagine may parrot, may owl, may lovebirds, and any kinds of birds. Ang unang ginawa nung bata, nagtaka siya. In-approach niya yung guy. Then, he asked him, where did you get those birds? Tapos ang sabi ng man, nakuha ko to kahit san-san lang. Parang, ang ginawa ko para makuha ko sila, niloko po muna sila. Kunwari, bibigyan ko sila ng pagkain. Tapos kapag lumapit na sila, huhulihin ko na sila. O di kaya, parang gagamitan ko sila ng net para makuha ko sila. Tapos pag ginawa ko yun, iipunin ko sila lahat sa isang malaking cage. Parang nag-wonder yung boy. Sabi niya, anong purpose? Bakit mo siya nilalagay sa cage? So, anong gagawin mo sa kanila after? Ang sagot nung man, tumawa siya and then sabi, I'm going to prod them with sticks and get them really mad so they fight and kill each other. So, ang purpose niya para hinuli niya lang yung mga birds is para magpatayan sila. And ang karugtong niya, and if some birds have survived, I will personally kill them. So, imagine that's it, okay? Tapos, sabi nung nagulat yung boy. So, parang, nagkaroon siya ng empathy or sympathy doon sa mga birds. Kasi parang, it is also, living din naman yun. Bakit parang pinaglalaroan mo lang yung buhay ng mga bata. Ay, ng mga birds. And sabi ng boy, parang, can I buy those birds? Tapos parang, ang lalaki, parang, natunugan na nung lalaki, nung mana, ay, ito rin, parang, kukuhanan ko rin ng advantage. Tapos ang sinabi niya, 10 pounds. Bigyan mo ako ng 10 pounds. Tapos, let's just say na, bigyan mo ako 1,000,000 piso. Tsaka yung jacket na bago mong suot, ibigay mo na rin sa akin. Ibigay ko sa lahat. Yung birds na nasa birdcage ko, ibibigay ko sa iyo basta binigay mo sa akin. Ngayon, kung ikaw yung boy, ibibigay mo ba yung 1,000,000 pera mo na nasa pocket mo tapos yung jacket na bagong limited edition na jacket, sabihin na natin. Galing kay Kuya Wit. Charot. Hindi, parang nag-iisa na lang yun. bibigay nyo ba? No. So, ito, alamin natin kung ano yung ginawa ng boy. Dahil awang-awa siya dun sa mga ibon, at siguro may tendency na isa siyang pet lover. Binigay niya yung perang 1,000,000 niya. Parang, hirap na hirap siya, pero to save those birds, binigay niya pa rin. Kahit yun lang yung meron siya, pati yung jacket niya, diba? Hindi pa pinatawad yung jacket niya. Tapos, ayun, so, the boy give his all of his possession, and then, sige, sinabi ko na kanina, pagkakuha niya yung birdcage, pinakawalan niya lahat. So, that story, let us put it in a different version. Let's just say that the enemy of the world, yung man kanina na huhuli ng mga ibon, that is Satan. So he's trying to get people by deceiving them, by offering them different good things in the world. Parang yung dust, drugs, parang aking dito. Oh, drugs, di ba? Masaya yan, punta ka dito. yung dust, yung sex
sexual, ano, pleasure. Yun yung ini-offer sa atin ni Satan. So, parang tayong people, tayo yung parang birds dun sa store. So, ang ginagawa ni Satan, naakit niya tayo sa goodness ng world. So, dahil, ano, easily, emotion, ano, parang, nandito, parang, madaling na, nadideceive ang tao. Maraming nakukuha si Satan. So, yun. And now, ayan o, Satan replied, I lure them with drinks, drugs, lust, lies, anger, hate, love of money, and all manners of things. So, I pretend that I'm their friend, meaning kunwari, kapag may problema tayo, inom tayo alak, gusto makalimutan. Akala nila mas maganda yung makalimutan natin yung pag-inom ng alak. Kesa harapin natin yung mismong problema with God. So, yun. Let us just try to ask, kunwari, kung tatanungin natin si Satan kung bakit hindi natin, kung bakit siya nangunguha ng tao, simple lang ang gusto niya. It's to destroy, parang gusto niya tayong i-destroy or steal something away from us or patayin. Yun lang naman kasi ang ultimate goal ni Satan, di ba? Kung bakit niya nilulure yung people away from Jesus Christ. So, ayun. And then what? Those who do not destroy themselves are in the story, none of this. Yun nga, once na-capture ka dun sa cage na yun, it's either you will fight for your survival, tapos pag nag-survive ka, dudurugin ka pa rin niya ng mga Satan. Parang wala ka talagang tapos. Buti na lang, may isang tao, tao, na siya yung handang nagbigay ng buhay niya to save us from that burnt cage. So, like other than Jesus Christ, binigyan niya tayo ng salvation by offering his life. Yes, di ba? Yes. Parang, kaya tayo nakakawala dun sa birthday, nakakawala tayo sa grasp ni Satan. It's because there is still a mighty person na inoffer niya yung life niya for us. Para makawala tayo dun. So, to relate this, yung binibigay natin for the glory of Lord. Parang isipin natin na kahit magkano yung binibigay, may chance na may makasave ka ng soul dun sa birdcage. Parang si Jesus Christ na yung gumawa ng big step para marami nang makalaya dun sa birdcage. Parang bilang na-save ka dun sa cage na yun, parang you should also do something to help those na yung bagong kuha ni Satan. Guess nyo ba? Yung bagong nalulure niya dun sa cage na yun. So, yun. Iwan ko sa inyo yung verse na 1 Corinthians 15:15. Ang sabi dito, wait lang. Joke lang. Ano ba yun? Ayan. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in the vain. It's not in vain in the Lord. So, meaning, kunwari, nagbigay ka ng isang libo para sa na kaigaunlad ng churches. Nakikita mo, ano ba naman itong church na itong binigyan ko ng 1,000? Hindi naman nag-grow. Parang every Sunday, yun na lang yung uma-attend. So parang, asan yung ginawa, yung 1,000 na nilagay ko. Parang wala namang napala. So, ang sabi dito nga, yun nga, sa 1 Corinthians, everything, kahit piso lang ibigay mo, makakatulong mo para sa pagpapakalat ni Lord ng mabuting balita. So yun, sana may natutunan. Okay, so let's pray for the hindi pa talaga pinag-pray yung offering. Okay, so yes, let's pray for the offering. Okay, encourage ba kayo? Yes! Yes! Isang libo na ilalagay nyo. Ano ba ito? So sabi dun sa sabi dun kanina, di ba?
everything na binibigay natin, it's for souls. Actually, amazing kasi hindi ko binigay sa kanya kung nishishare niya sa offering. Pero related yun sa kung anong message ko hindi. Okay, so let's just pray. Father, we thank you for everything. And just teach our heart na magbigay sa inyo. Gamitin mo ito, Panginoon, para maraming kaluluwa, buhay, mabago dahil sa kabutihan mo. Thank you, Lord, for everything. This is in Jesus' name. Amen. So, dito po, pasensya.